Ito yan guys ang mga makalumang pamamaraan sa pag-ani ng palay. Yung kanilang nakuha dito sa ginapas. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, Bisakul Videos TV. Guys, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please like, share, subscribe at pakipindot na rin po ang bell notification all para po sa lahat ng mga video kong i-upload ay updated kayo. Guys, dito po tayo ngayon sa Danawan. Kung makikita nyo po, meron nagagapas ngayon. So, atin alamin guys yung makalumang pamamaraan sa pag-aani ng palay. Yung paggapas guys. Kung maalala nyo yung aking unang upload doon sa pag-refer, na halos na walang naging trabaho yung magagapas, ngayon po ay andito tayo ngayon sa paggapas. Ayan. So masasaya yung mga tao ngayon dahil merong silang trabaho. Kain. So ayan guys yung ating magagapas ngayon. Arawan yung kanilang trabaho tapos pamerienda, patanghali pa. Saka nakikita nyo yung bakas ng ngiti sa kanila dahil may trabaho sila. Wow! Pagka reaper na naman guys ang ginamit dyan, iyak na naman sila dahil wala silang trabaho. Oh, no! So ayan ang makalumang pamamaraan guys na pag-ani ng palay. Sila din yung mga nagtatalok guys, yung ano sila din na nagtatalok ng palay pag araw ng taniman. Wow! Yan din ang mga kasama natin lagi sa pangingisda.
So ayan guys, hintay lang natin matapos dyan sa paggapas at abangan natin yung pag-tracer. Ito yan guys ang makalumang pamamaraan sa pag-ani ng palay. Ayan guys, ilalatag niya yung trapal. So ayan guys, ikakabit natin yung makina ng tracer. Ito yung makalumang pag-harvest ng palay. So ayan guys, panoorin natin yung paano kung paano mag-tracer. Wow! Guys, nakita natin yung makalumang pamamaraan. Tingnan natin guys kung paano nila lilinisin ito. So ayan guys, natapos na yung kanilang pag-tracer. Wow! Ito yung kaibahan ng sinaunang
pamamaraan ng pag-ani ng palay. Pagkatapos sa i-tracer, hintayin natin yung paghimalid, tinatawag dito yung pag-blower. So guys, ayan yung ating na-tracer ngayon. Ayan guys. Yan ang disadvantage sa reaper o yung harvester. Yung harvester, habang nagtatakbo, may naghahakot na ng palay. Ito guys, matagal pang proseso to. Hintayin natin guys. So ayan guys, ito yung pamamaraan ng kapanahon na noon, mano-mano. Tapos ito yung blower niya guys, yung ilisi niya. Medyo delikado nga lang ito, pero ito yung mabilis na pamamaraan noon. So ito yung guys, ang uulitin na pahanginan. Kung nandito malinis na, sinasako na nila. So ito na yung guys, nasako na nila. Yung unang nalinisan. Siguro mga ilan to? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So nga. So guys, yung natitira doon, lilinisan ulit nila yon, papahanginan ulit. Ito guys. So mamaya tayo guys, hintayin natin matapos para makumpleto natin. Ayan guys, saka 21 stock. Yung kanilang nakuha dito sa ginapas kaninang umaga. So, ganong din kahirap yung dinadanas nila bukod sa mainit. Talagang sakripisyo sa mano-mano nilang paggapas at pag-tracer hanggang sa pagpahangin ng palay. So ganun kahirap guys ang trabaho nila. Pero at least kahit papaano meron silang trabaho guys. Hindi katulad nung reaper or yung harvester na walang sila ng trabaho. So guys, maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik ng aking YouTube channel. So guys, bye-bye!